morning mga papitas at mamitas. Ngayon pong araw na ito, magluluto po ako ng beef with broccoli. Narito po ang sangkap na gagamitin ko sa paggawa ng beef with broccoli. Gagamit po tayo ng sirloin na baka. Lalagyan po natin ng konting soy sauce at konting harina. Kung tatanungin nyo pa bakit harina, para lumapot po ang ating sarsa. Gagamit po tayo ng isang buong malaking bawang at isang buong malaking sibuyas na chop. Ito po ang ating gagamitin na oyster sauce. And gagamit po tayo ng beef cubes at ground black pepper. Lalagyan po natin ng konting tubig sa paggigisa at pagpapalambot. Ito po ang ating, igigisa po natin siya sa butter. At andito po yung floret ng ating broccoli or broccoli. Ayan. Samahan niyo po ako sa pagluluto ng aking beef with broccoli. Ito po ang una natin gagawin. Ito pong ating sirloin. Lalagyan po natin ng konting soy sauce. And then, ilalagay po natin yung ating isang kutsarang flour. Ayan. Halu-haluin lang po natin. Natimplahan na po natin ng soy sauce at konting flour ang ating baka. Igisa na po natin ang ating bawang sa butter. Igisa na po natin ang ating bawang. Slightly brown lang po natin siya. Na-brown na po ang ating garlic. Ilagay na po natin yung ating isang malaking buong onion. Ayan. Palantahin lang po natin ang ating sibuyas. Nalanta na po ang ating sibuyas. Ilagay na po natin yung ating sirloin na baka. Cut into cubes. Na medyo pahaba. Hindi po pala cubes. So, pahaba ng konti. Medyo lakihan lang po natin ang ating baka sa pagkahiwa. Halu-haluin lang po natin siya hanggang maging brown ang ating baka. So ayan po, nag-light brown ang ating baka. Lagyan po natin siya ng konting black pepper ground. Tapos ilagay na po natin yung ating 1 cubes of beef nor. Halu-haluin lang po natin. Pagkatapos po natin na halo, lagay po tayo ng 450 grams ng hot water. And then, takpan muna po natin siya ng mga 20 minutes para sa pagpapalambot ng ating baka. Now, tapos na po yung 20 minutes na pagpapalambot sa ating baka. Ilagay na po natin yung 150 na sachet ng oyster sauce. Ito po yung 150 grams nung nakasachet. After po nating mailagay, ilagay na po natin yung ating floret or broccoli. Ayan. Yung purpose po ng paglagay natin ng flour kanina sa ating pagtimpla ng ating toyo at konting flour sa ating baka, yun po yung para lumapot ang ating sarsa. Takpan lang po natin siya hanggang mga 3 minutes. At malapit na pong maluto. Ito po, tapos na yung ating 3 minutes na pagpapalambot natin ng ating broccoli. Ayan, sana po nagustuhan ninyo ang aking beef with broccoli. Maraming salamat po sa aking mga taga-subaybays, mga subscribers at new subscribers ng aking channel. Sana po naibigan ninyo ang pagsishare ko sa inyo ng aming pananghalian na beef with broccoli.
Ayan po. Sa lahat po ng bago sa aking channel, don't forget to watch, like, share, and comment. Sa lahat po ng bago, pakiring lang po yung notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga isineshare araw-araw na lutuing pambahay. Maraming maraming salamat po muli. God bless us all. Mama Mary and Papa God loves us always, as always. I love you all. Crunchy.